Okay, so ngayon naman ay ipagpapatuloy natin yung ating paggawa o pagbuo ng bahay na ito. So para mas madali yung ating paggawa, no? So since nakarami na tayo, siguro mas maigi na i-organize natin yung ating layer. So sa pag-organize ng ating layer ay kailangan ilagay natin yung ating mga layer na sa dapat na nilang kalagyan. So, una dyan ay seselect muna natin lahat ng wall siguro. Okay? So, select natin lahat ng wall. Okay, press mo lang ang control o kaya shift para mag-add ka o mag-minus ng selection kapag shift naman. Control, nag-add lang tayo ng ating selection. So, it's either i-organize mo yung layer mo according to, kunwari, external wall at saka internal. So, pwede rin minsanan ang lahat. So, pag na-select na natin, pwede na tayong pumunta sa ating entity info. So, hanapin natin yung entity info. Pag naka-off yan, i-click mo lang, expand mo lang, click mo yung arrow. Tapos, para mag-expand yan. Ngayon, ang layer niya ay layer 0. Ilalagay ngayon natin sa layer ng walls. So, nasa walls na yan. So, ngayon ay i-off mo, i-off natin yung layer ng walls. Okay, so meron ba tayong dalawa na hindi na-organize? Kung sakaling ganyan, select mo ulit, then punta ka sa entity info, lagay mo sa walls, then naka-off na siya. Tapos iayos natin yung ating ano, yung ating model. So in such a way na masi-select natin yung column ng maayos. So crossing tayo, yan, para ma-select lahat ng ating column. Then, ganun din, hanapin mo yung column. Tapos pwede na nating i-off ulit. Ayan. Ayan lang yung palatandaan na na-organize mo na yung layer mo. So then next, window select natin lahat ng canopy natin. Then ita-transfer din natin siya sa canopy layer. So pag na-organize na, okay na siya. So ngayon ay ang gagawin natin, i-organize din natin yung ating base plan bago tayo bago natin ipagpatuloy yung ating slab na, yung mga flooring ng ating bahay. So, una mong gagawin, i-on muna natin lahat ng ating in-off dati. I-on muna natin. Now, pag na-on na, so, ang gagawin natin ay palitan muna natin yung ating view. Then, punta tayo ng camera, punta tayo ng parallel para makita natin at maganda mag-select dito kapag naka-parallel ang projection niya. So, una ay i-window select natin yan, lahat ng ating minodel para ang hindi ma-select yung ating base plan lang. Punta ka ngayon ng edit, tapos i-hide natin. Ngayon, ang matitira ito lang, yung mga base plans natin, yung ating base plan, mga linya ng base plan natin. Ngayon, select natin buong-buo. Select mo yan buo. Ngayon, hindi mo siya ma-organize kasi nakalock. Kasi na red pa lang. Right click natin, then unlock. Pag na-unlock mo na, create tayo ng bagong layer. Base plan. Okay. So pag may base plan layer na tayo, ilalagay natin diyan yung ating, then punta tayo dito, base plan. So yan na siya. Yung ating base plan ngayon, pwede nating i-on and off na. Okay?